Magandang tanghali, Miss Pama. Nangyari po ito sa matalik kong kaibigan sa Mindanao noon pang 2006. Napapansin ko na napakarami nitong koleksyon na anting-anting. Yung paborito nitong suotin ay kapirasong tanso na hugis Santo Niño na kung tawagin nito ay Santo Niño'ng hubad. Yan daw ay pampaswerte sa pera, sa pag-ibig, sa karisma at kung ano-ano pa. Lagi niya itong sinusuot. Yan daw ay dahil lapitin siya ng maligno. Saka nang bata pa lamang si Deryo, laging may bumubuntot sa kanya na isang itim at nakakatakot na elemento. Hanggang sa pinatingin nga si Deryo sa isang albularyo at ang lumabas sa tawas ay isang agresibong maligno. Hinding-hindi raw ito lalayo sa kanya hanggat di nito nakukuha si Deryo. Hetong maligno kasi ay gustong sumanib sa kaibigan ko. Hanggang sa binigyan nga ito ng albularyo ng Santo Niño'ng hubad. Magmula ng araw na yon, hindi na siya dinadalaw pa ng maligno. Sa paglipas pa ng panahon, ay nagbinata na kami ni Deryo. Hanggang isang araw nga, hetong si Deryo ay bumisita sa kanyang lola Amalia. Nag-iisa lang ang matanda sa bahay nito. Sa tagal na hindi ito nakakabisita sa kanyang lola, naninibago ito sa lugar na yon. Hindi pa naman gaanong mapuno dati eh. Subalit ngayon ay masukal na at puro puno pa. Hindi nagtagal ay nakarating ito sa bahay ng kanyang lola. Daryo, apo, hindi mo man lang sinabing darating ka pala ngayon. Hindi tuloy ako nakapagluto ng masarap-sarap. Mabuti at naisipan mong dumalaw sa akin. Natutuwa ako na makita kang muli. Hindi ko po talaga sinabi, Lola. Yan ay para sorpresahin kayo ngayon. Lola, kamusta na po kayo? Sa puntong yon ay nagsabi ang kanyang lola. Hindi raw makatulog ang lola niya sa gabi. Hetong alagang baboy kasi ng kapitbahay nila ay napakaingay kumain sa gabi. Yan bang parang gutom na gutom? Subalit tuwing umaga naman, wala naman itong nakikitang baboy doon. Naku, Lola, huwag na kayong mamroblema dyan. At baka magkasakit lang kayo sa konsumisyon. Hetong si Lola Amalia naman ay napatango na lang. Maya-maya pa ay nagpunta sila ng kusina. Mabuti pa ay maupo ka na muna, Daryo. Siguradong napagod ka sa biyahe kanina. Halika't ipagluluto kita. Hanggang sa nagluto na nga si Lola Amalia. Sa pagsapit ng kinagabihan ay maagang natulog ang matanda. Si Daryo naman ay gising pa. Naisipan nitong abangan ang sinasabi ng kanyang lola na kung tunay ba na may maingay talagang baboy sa kapitbahay. Sa pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, nakikiramdam ito sa paligid nila. Naaninag niya ang orasan sa may dingding, subalit wala naman itong narinig. Naisip niya na matulog na lang. Sa pagsapit ng alauna ng hating gabi, ay bigla itong naalimpungatan. Nakarinig ito ng baboy na parang kumakain. Sa una raw ay mahina lang yon. Subalit pagtagal ay palakas na ng palakas. Hanggang sa nakakarindi na sa tenga. Hindi tumitigil ang baboy na yon. Hetong si Deryo naman ay napasigaw na sa galit. Lintik naman oh! Magpatulog naman kayo! Natutulog kami ni Lola. May kapitbahay kayo na dapat matulog. Huwag kayong tanga! Huwag kayong magpakain ng baboy sa gabi. Sa kabila ng pagsigaw ni Deryo, ay matagal pang nag-ingay ang baboy na yon. Sa paglipas ng 30 minutos, ay saka ito tumigil. Hetong si Lola Amalia naman, ay nagising na rin. Huwag mo nang pansinin yon, apo. At baka magkaroon ka lang ng kaaway. Saka pagpasensyahan mo na lang. Lola, hindi po pwedeng ganun na lang. Napakaingay po nila. At nakakaperwisyo na. Sino-sino po ba yung mga nakatira doon? Hindi ko rin sila gaanong kilala, apo. Hindi naman sila lumalabas eh. Subalit ang pagkakaalam ko ay dalawang matandang mag-asawa yon. Sa susunod, Lola, ay papatuhin ko ng bato ang bahay nila sa oras na mag-ingay ulit sila. Napapailing lang ang matanda, saka sinabing habaan na lang ang pasensya. Hindi naman pumayag si Deryo. Sa oras na maulit pa yon, sasabihin niya sa kapitbahay nilang nakakaperwisyo sila. Sa pagsapit ng kinaumagahan,
ay naging maayos naman ang lahat. Walang bahid ang gulo sa paligid nila. Walang ingay ng baboy sa kapitbahay nila. Hetong si Lola Amalia naman ay nagluto ng masarap na pagkain. Nang araw na yun kasi ay birthday ng yumaon nitong asawa. Hetong mga pinsan ni Deryo ay pumunta rin. Sa pagsapit ng alas 8 ng gabi, saka sila nagsiuwian. Subalit bago umalis ang pinsan niya na si Pulong, ay may nabanggit ito sa kanya. Naku insan, napapansin mo ba? Yung kapitbahay niyo kasi ay napakasama ng tingin sa bahay ni Lola. Saka bagong lipat lang daw sila at di gaanong lumalabas. Hindi rin sila nakikihalubilo sa iba. Saka tingnan mo Deryo oh. Napakasama talaga ng tingin nila. Hetong si Deryo naman ay napatingin sa dalawang matanda. Nakita niya na ang kanilang mga mata ay nanilisik. Si Deryo naman ay lalong napikon. Sinigawan niya ang dalawang matanda. Mawalang galang na po. Napakasama niyong makatingin na. Naiingayan ba kayo sa amin? Samantalang kayo nga, napakaingay ng baboy niyo tuwing gabi. Napakayabang niyo naman. At parang kayo lang ang may karapatang magingay. Nakakapikon kayo. Hindi sumasagot ang mag-asawa. Hanggang sa maya-maya ay nangangatal ang ulo nila. Habang nakatitig kay Deryo na parabang nanggigigil sila sa galit. Sa pagsapit ng alas 11 ng gabi ay napakahimbing na ng tulog nila. Hanggang sa maya-maya ay may naramdaman itong si Deryo na parang may gumagapang sa kanyang leeg. Hanggang sa napabalikwas ito sa kama. Nang oras na yun kasi ay may tumusok sa kanyang leeg na matulis na bagay at mamasa-masa pa. Nang tingnan niya kung ano yun, naaninag niya ang isang bulate. Nagmumula yun sa bubungan nila at napakahaba pa. Hindi pala bulate yun. Yun pala ay dila ng aswang. Hindi lang isa kundi dalawa. Nang oras na yun ay nagpupumiglas si Deryo. Hindi kasi matanggal ang dilang nakabaon sa kanyang leeg. Saka ang masama pa, napigtal ang kwintas na kanyang protection sana. Hindi niya alam kung bakit di yun gumagana. Naisip niya na baka malakas na aswang ang mag-asawa. Mabuti na lang, nagawa niyang damputin ang kwintas na nahulog sa may kama. Hanggang sa muli nitong sinuot ang kwintas. Nakaramdam si Deryo ng init sa buong katawan. Sa paglipas pa ng ilang segundo lang, ay meron ng maligno sa kanyang harapan. Mukha itong bungo, subalit parang nalulusaw na ang kabilang pisngi. Nakangisi pa ng malaki ang maligno na yon. Nakatitig sa kanya ang namumula nitong mga mata. May kung anong binulong ang maligno na yon at doon na siya hinimatay. Hanggang sa nagising na lamang si Deryong nakatali na. Nang oras na yon ay may matandang lalaki sa kanyang harapan na noon ay nag-iinsenso. Nakilala niya kung sino yon. Heto yung albularyong nagbigay ng kwintas. Nakikiosyoso ang mga tao sa kanila. Saka yung iba ay nagbubulungan pa. Si Lola Amalia naman at ang manggagamot ay nagkwento na kay Deryo. Sinaniban raw ito ng masamang espiritu. Nagwawala daw si Deryo kanina, saka umakyat sa bubong na may dalang gulok. Hindi maawat si Deryo sa pagtaga sa dalawang matanda hanggang sa mapatay nito ang mag-asawang aswang. Sobrang lakas ng sumanib kay Deryo. Sakali mang tao pa ang nagtulong sa pagtali sa binata. Sabi pa ng albularyo sa kanila, hetong maligno pala ay gabay ni Deryo. Sumanib ito sa katawan ng binata para tumulong. Wala itong intensyon na angkinin ang katawan ni Deryo. Nais niya lang iligtas ang binata mula sa aswang. Sa ginawang pagpaslang ni Deryo sa mag-asawa, nakulong ito sa kasong murder. Hindi naman kasi naniniwala ang kapulisan na ang napatay ni Deryo ay aswang. Hanggang ngayon ay di pa rin ito nakakalaya. Subalit may isang bagay lang na pinagtataka ang kapulisan na bakit mayroong pugot na ulo sa bahay ng mag-asawa na parang bawas na ang mukha at kinain ng kung ano. Saka kung titingnan ang kalagayan ng pugot na yon ay parang bata ang may-ari nito. Yun bang parang bago pa lang na naaagnas? Si Deryo naman ay naniniwalang biktima yon ng kapitbahay nilang aswang.